May threat pa na rook h5, babagsak yung pawn sa h6. Nako po, tumatagilid yung position bigla ni Hikaru. Ayan na po si Magnus, lumalaban na. Pinalit po yung tore. Ayan, king move. Pero one pawn up dito ngayon, si Magnus bumaligtad ang sitwasyon kanina. Winning na po si Hikaru. At mukhang babagsak yung h6. Ayun na, bagsak h6. Ayun, may bawi naman. Pero hindi makain, matatrap. Merong king g7. Grabe yun, isang iglap, pantay na po ang laban. Exciting na talaga. Meron pa pong 17 minutes na nalalabi sa kanilang bakbakan. Hello po sa inyong lahat mga kabiyahe, sobrang ganda po ng laban na ating papanoorin ngayon sa pagitan po ito ni Grandmaster Hikaru Nakamura at Grandmaster World Champion Magnus Carlsen. Ayan, finals po ito ng Speedchess Championship 2022. Kung mapapansin niyo po sa first time control na 5+1, medyo kabigla-bigla ang pangyayari dahil bugbog si Magnus Carlsen doon. 4 puntos kaagad ang kalamangan ni Hikaru, ni hindi nanalo kahit isang beses si Magnus. Pero doon naman po sa 3+1, bumawi siya, lumamang siya ng dalawa. Kaya ngayon, eto na po sila sa 1+1 na time control. 30 minutes silang lalaroin ito, lamang po si Hikaru ng 2 puntos. Ayan, sa unang laban po, puti po dyan si Magnus Carlsen. Ano ang kanyang gagawin? Nag D4, Knight F6, C4. Ayan, no? So parang Nimso po, Catalan, pero kinain ni Magnus yung D5. Naging Queen's Gambit exchange variation. Ayan, so Bishop F4, develop lang, inatake, pumunta sa G5, hinarang yung Bishop, alright, Queen takes, nag E6 or E3, Bishop D3 siguro gagawin, develop niyan, nag H3, makunat, ayaw magpapin, Knight D7 develop lang, Bishop D3, ayan na nga, at tumalon yung Knight sa F4, napakaganda nun, no? Na-attack yung Bishop sa kayong pawn sa G2, kaya napabalikwas eh, bumalik, nag-isip si Hikaru, A5, aba, siguro nag-isip niya, baka mag-castling sa queenside, ito pong si Magnus dito, dahil hindi makakastling sa kingside eh, kaya ayan, no, binobomba na po ni Hikaru ng pawn, nag-knight lang po sa ito, hinahamon yung kabayo sa may F4, ano ang gagawin dito ni Hikaru? Chumek, queen B4, check, at mapipilitan natin humarang, at ayun na pagkarang, mukhang may tactics po, queen takes B2, nakita ni Hikaru yun, bakit binigay yung reyna? Kasi pag kinain po yan, merong knight check, ayan no, 1 pawn down bigla si Magnus Carlsen, pagdating naman sa oras, dikit sila, so very good na position po ito para kay Hikaru Nakamura, lamang po siya dito, no? Lalakas ng mga kabayo. Ayan, no? Knight A4, pumapasok. Medyo bad yung Bishop sa C8, pero okay lang yan kasi may Bishop F5 na square, pero kinover agad di Magnus, may playing G4. Nag-G5 naman, inatake yung kabayo, umatras. Ayun, F5, napakaganda para mabuksan yung F-file. Buhay na buhay po yung tore ni Hikaru sa may F8. Lamang talaga dito. Ito pong si Hikaru Nakamura, oh. Nag H4 kung counterplay, pero kinain pa rin yung G4 eh. Binigay yung G5 tapos Bishop F5 na nga. Kailangan talaga makuha yung square na yan. Kakainin yung D3, libre yung pawn sa may F2. O, dinipensaan sa may G3 lang. Grabe, nakain po yung E3 dahil doon check na naman, bumalik. Sobrang lamang po dito si Hikaru. Kitang-kita naman sa posisyon. Ayan o. Oh. Yung king hindi safe, yung tore ni Magnus natutulog pa rin po sa may A1. Wala talaga magawa. So, chinek na lang po. Saan pupunta yung king? Kasi may knight E3 na kasunod na tira pag gumalaw. At knight C3 naman po ang pinawalan ngayon. Ubos! Ibig sabihin, 3 ulit ang kalamangan ni Hikaru Nakamura after game number 1. So, this is game number 2. Naku po, kailangan makabawi dito ni Magnus, ha? 3 puntos! Anyway, sisilan po ang pinawalan, no? 3 puntos, mabigat-bigat po yun. Pero mabilis si Magnus, kaya niya yan. So knight f6, queen e2, mag-queenside castling malamang. Ito pong si Hikaru, tingnan nyo, nagwawala na po siya sa kingside eh. Nag-g5, talagang ina-atake yung kingside ni Magnus kahit di pa siya nakakastling oh. Lakas umatake ni Hikaru doon. Oops, king castling na nga, king mo, ang bilis ng tira. Okay, castling na din. Ito maganda eh. Interesting part na to kasi bombahan to eh. Ganyan yung Sicilian na ganitong setup. Ayan oh, sabayan ng atake, walang pansinan oh. Ayun, gubalaw yung kabayo, talagang dire-diretso hanggang A3 oh. Sumugod yung pawn dito ni Magnus. Alright, may weakness na, may mga queen C3, queen B2 idea, no? Kaya lang, may mga knight F3 lang eh. Ayun, so nakita nyo, nag-sacrifice din sa G6 pero hindi makaan nyo kasi babagsak yung pawn sa E6.
Okay, rook c8. Ang bilis tumira, nag-rook c1, palit-palit lang. Parang tabayanan din yung rook c3 or queen c3 niyan. Kinain, pinalit. Of course, nag-rook takes knight c5, tumalon. Alright, ha? Sabi dito, lamang daw po ang puti according to the engine evaluation. Siguro dahil may e5. Pagka e5 kasi, ayan, no, mapipilit ang kainin. Libre po yung kabayo sa may c5. May tori naka-atake doon. So, pulsado bishop e7 para madepensahan. May bishop g5 na pinawalan. Napakaganda no. Removing the defender ng kabayo sa e7. Mukhang pulsado ko yung d8. Queen d8 na nga po ang ginawa dito ni Magnus. Ah, binibigay po yung ano ah. Yung kabayo, pwede ka mag-rook takes c5. Kaso bishop takes g5 eh, ang gagawin. Eh. Ayan o, may ganon. Eh, nag-iisip ngayon, ito pong si Caro, nag-queen lang po sa e3 defending the bishop, pwede niya nang kainin yung kabayo ngayon. Pwede nang kainin yung kabayo. Kinain lang ni Magnus yung g6, deliver yung kabayo sa c5, rook takes c5. Rook takes c5 na nga. Grabe, one piece down na pangiling si Magnus doon. One piece down, tagilid na naman siya. Pero sabi ng bar, hindi daw. Bakit kaya? Kinain lang ni Magnus yung pawn sa may h5. Alright, so ang nilalaban na ngayon, tatlong passpawn po siya sa may queen side. So kinain naman ni Hikaru yung b5 pawn. Kinain na po yung bishop. Okay, pinapalit yung reyna. Hindi pinalit ni Magnus yun. Pero si Hikaru, pinalit niya pa rin. Umaatake. Pero tatlong passpawn sa may king side. Ayan na po, nagdahan-dahan tulak na. At medyo mababa na po yung oras. Less than 10 seconds pareho. Ri, nakakatakot yung ganyan, yung mga passpawn, ang hirap depensahan yan. Pag mahigli ang oras, kahit na one piece up dito si Hikaru, grabe yung tatlong passpawn, ayan na nga po, naglalakbay na at tinutulungan na po ng king. Ay, kumakounter sa queen side, may B pawn, ayan, hahabulin ni Magnus yan, siguro rook B1 idea. Rook B1 na nga po, nag-rook B2, ay napakaganda, babagsak ng A2, magkakaroon ng passpawn sa A3 pag nagkataon. Anong gagawin? Ayun, nag-rook si F2, tinulak yung pawn, binabantayan ng kabayo, pero winning na daw po dito ang itim, bigla bumaligtad ang ano sitwasyon, no? Bumaligtad. Ayan, ito tulak, pansado i-sacrifice. Ay, hindi pa. Ayun, tinulak. Alright, talagang sinacrifice na. Okay, lumalapit yung king. Apa, gusto makamati. Gusto makamati, may mati kaya yan. May mati, check F7. Tatakbo yung king, check na naman. Tatakbo yung king, mukhang walang mati, check ulit. Wala, pag hindi na mati, talo na kasi makakapag-promote eh. Ayun na nga po, nakapag-promote eh. Ibig sabihin, this is already winning for the side of Magnus. Pero, ang style ni Hikaru, kahit losing yan, hindi magre-resign yan. Papatagalin pa rin yan para po yung oras e bumaba. Kasi, lamang siya ng tatlo eh. 23 minutes pa silang maglalaro. Papababain niya yan eh. Hanggang mamati yan. Ganyan po ang style ni Hikaru. Ang tawag dyan, milking the time. Ganun po, ginagatasan yung oras, inuubos, kumbaga lama ka na sa puntos, parang basketball po no? Pag lama ka na sa puntos, ubos oras lang, titira ka lang pag shot lock na. Ganyan din sa speeches, pag mamamati ka na, saka ka lang titira. Ayan, so tingnan nyo po ang nangyari, puti si Magnus. So ang score po, dalawa pa rin ang kalamangan dito ni Hikaru, no? Medyo malaki pa rin yung habulin ni Magnus Carlsen, pero magandang bagay yun, nanalo siya. Medyo dumidikit na po ang laban. Alright, so ang ganda ng sentro ng puti dito, ha? Napakaganda ng sentro ng puti. So nag e5 lang, inain lang po ni Magnus yung e5, knight d7. Aba, hindi agad binawi, no? Pero ngayon, pwede nang bawiin. Ayun, binawi ng isang kabayo, tinulakan ng f4, maganda yung sentro ni Magnus dito, ha? Maganda yung sentro ni Magnus with pair of bishop pa siya. Mukhang slightly better na daw po dito ang puti. Ayan na, may knight pa sa e4. Inatake yung reyna, iiwas yan. Saan pupunta? Queen c7, queen b3. Saan kaya siya pupunta? Nag-iisip po dito si Magnus Carlsen. Puti po siya. Nag-queen lang po sa d1. Okay. Oh, pinayagan yung knight c2. Knight c2, bagsak yung bishop pa. Pinayagan lang yun ni Hikaru. So, pinapalit lang talaga, no? Okay? Alright? Alight? Pero ang lakas ng knight sa e4, mamaya yan. Pag nabigyan na napagkakataong kumilos yan, no? Mahihirapan na si Hikaru. So, pinalit-palit yung mga tore. Pinapalit lang ni Magnus yung tore. Tamang kunat lang siya bigla, oh. G3 lang. Pagdating naman po sa oras, lamang ng konti dito si Hikaru nakamura, no?
F6. O, maganda yung F6, no? Maganda yung F6 para mabuhay yung bishop. Ayan. So, nag-bishop lang sa F3. Okay, nag-C6 para makapag knight D5 yan. Tingin ko. Okay, king move. Nag-king move lang din. Bishop inatake yung pawn. Nag-knight lang po sa C5. Tumalon lang yung kabayo ni Magnus. Lamang ata si Magnus dito sa position, no? Nag-A5. Queen lang po sa B3. Napagganti na bishop, di ba? Blunder! Yun lang, may knight sa E6. At naparesign na lang sa asar ito pong si Caro. Ibig sabihin, isang puntos na lang po ang kalamangan ni Caro Nakamura. Dikit na po yung laban. Grabe, nagpapakitang galis na ito pong si Magnus Carlsen dito. Ayan, ano nangyayari? Nag-sacrifice ng pawn si Magnus. Linya po yan sa Roy Lopez. Yung pawn sacrifice yan, pero underdeveloped po yung piyesa ng white. Kung makikita nyo, tapos may mga magagandang atake o pressure po na ginagawa. Diyan yung black, ayan o, umatake na. So, nape-pressure po yung pawn sa may D3, nag-D4. Paisip si Magnus, no? Pwede siya queen H4 eh. Queen H4 idea, oh. Tapos yung mga idea po na yung bishop sa D6, mamatiin sa H2, ganun. Nag-isip si Magnus, parang napapakunot-no siya eh. Si Caro naman umiiling. Hindi ko alam kung sino losing sa kanila. Parang hindi masyadong maliwalas yung mukha nila pareho. Anyway, anong gagawin ni Magnus? Medyo natagalan po siya. Nag-knight D3. Inatake niya yung tore. Nag-rook sa E3. Inaatake yung kabayo. Siyempre, persado mag-reaken. Kundi, rook takes D3 yan. Dalawang minor pieces kapalit po ng tore, no? Aba, anong ginawa? Naguluhan ako dun, ah. Kinahin po yung ano, yung bishop sa C1. Alright, so ngayon may pass pawn si Caro dito sa may D, no? Medyo mahirap ang sitwasyon ngayon ni Magnus. Pero kaya ba itong isalba? Maaaring matabla? Dahil opposite bishop naman, yun nga lang, a pass pawn is a pass pawn. Okay, bishops lang sa C2. Tumira naman po ng G6 ni Magnus, G3 pasingaw para wala na po silang back ng checkmate. Ayan, pinapalit lang ni Magnus yung mga tore. Pag napalit yung mga tore, malaki chance matabla. A5 para makagalaw na yung tore na nasa A8, no? Ayan, gagalaw siguro yung tore sa A8. Saan kaya pupunta? Rook E8? Andi, nag-rook D6 lang. Dinepensahan yung bishop, no? Talagang hindi mo pwedeng igalaw yung bishop na yan, eh. Kasi once gumalaw yung bishop na yan, mamumblema ka, eh. Nag-rook sa A5, inaatake yung pawn. Anong gagawin ni Magnus? Bishop C7 to defend, bishop C4, solid, rook D6, rook C6, ang bilis ng tiro. Nape-pressure yung position ni Magnus dito. H5, talagang binobomba, H6, pero hindi makain, babagsak sa yung F7, kaya tumakbo sa F8, pinin yung bishop. King move, aktibo na yung king dito ni Magnus, lumalaban na kahit may reyna pa sa kadalawang tore. Tangma pa, matapang, no? Rook F6, naku po, tumagilid. May check. Ano nangyari? Chine ko? Takbo. Pag gumalaw yung reyna, kain F2 eh. Kaya kailangan chumek siya ng chumek. Lamang daw si Caro, sabi ng bar, pero bakit? Paano? At pagka queen E4, ayun, nagblunder na, mamatiin sa G3. Mamatiin sa G3. Pinalit yung reyna, napilitan. At dahil dyan, ang ending, equal na ng pawn. So, pinalit lang po yun ni Magnus. May threat pa na rook H5, babagsak yung pawn sa H6. Nako po, tumatagilid yung position bigla ni Caro. Ayan na po si Magnus, lumalaban na. Pinalit po yung tore. Ayan, king move. Pero one pawn up dito ngayon, si Magnus, bumaligtad ang sitwasyon kanina. Winning na po si Caro. At mukhang babagsak yung H6. Ayun na, bagsak H6. Ayun, may bawi naman. Pero hindi makain, matatrap. Merong king G7. Grabe yun, isang iglap, pantay na po ang laban, exciting na talaga. Meron pa pong 17 minutes na nalalabi sa kanilang bakbakan. Naku po, nakangiti na si Magnus, oh. First time nakatabla ni Magnus kasi simula, laging tambak siya eh. Hanip si Magnus, napakabilis, no? Tinatalo niya si Hikaru kahit bullet, no? Ayan yung forte ni Hikaru eh. Alright, so tingnan po natin ngayon kung ano nangyayari. Mukhang very equal lang ang position na ito. Okay. Buti po si Magnus dito. Tabla na po ang laban. Ha? Tabla na ang laban. So, pinapalit lang. Pinapalit lang po ang mga piyesa.
Alright, napalit lang ang mga piyesa. Mas kontrolado ni Magnus yung D-file. Mukhang okay si Magnus dito, ah. G3 pasingaw lang, Rook C7, H4. Okay ang position ni Magnus dito, H6 pasingaw lang din para hindi mamate. Nag-rook sa D6, rook lang po sa E7. Teka, may E5 ata, ah. Dapat pin muna siya, no? Nakapag E5 at ayan na po ang nangyayari. Nagkaroon ng tulak-tulak po. Nito pong si Hikaru. Ay, napakaganda ng Queen A6. Pressure yung C4, pressure yung A2. Paano mo didepensa ng sabayan? Yung Reyna hindi makapag Queen B3 dahil magkakaroon ng E3. Lalakas yung mga tori ni Hikaru doon. Kaya napilitan siya mag B3. Binigyan niya po yung pawn sa A2. Ang bilis ko din magsalita. Yung mga naiingayan po na viewers natin, i-mute nyo na lang. Sorry, kailangan ko talaga magsalita ng mabilis. Alright, inaatake po yung Reyna. Okay, hinahabol ni Magnus. Masaya na siya sa tabla dito. One pawn down siya, pero Hikaru talaga magpipilit yan. Nakita nyo naman, binago niya po yung tira niya. Nag-queen E5 siya this time. Inatake pa niya ni Magnus, queen C7. Okay, umangat yung tori sa D6. Queen C8. Lamang po dito si Hikaru, one pawn up, ha? Pero hindi nga madali dahil medyo solid pa rin yung position, eh. Gumalaw yung Reyna. Teka, pinatulak? Nakapag E3 tuloy. Anong gagawin mo ngayon? Medyo mabigat yan, ha? Medyo mabigat yan. Ay, sinacrifice. Ayun, endgame, rook endgame. Naku, drawish pa rin ito. Drawish po yung endgame na ito. Kahit na 1 pound down yan, rook endgame, may pagka-drawish po yan. Ayan, kaya kailangan lang antabayanan. Oops, tinulak po yung pawn. Teka, biglang bumaligtad, ah. Ah, may rook C4. Pagka rook C4, mawa 1 pound down si Magnus Carlsen. Yun na nga, mukhang losings pa si Magnus bigla. May waka talaga ang chess sa kanila, no? Pag walang oras, tingnan nyo naman. 23 seconds si Magnus, 21 si Hikaru. Hindi makatira si Magnus kasi mawa 1 pawn down po siya. Hindi siya makatake sa B6 dahil lakapin yung tori. At hindi niya na maitulak yun ng B5 dahil kakainin yung C5. Pag sinisig siya naman, kain pa rin po sa B5 at may enough time ang itim para bantayan yung pass pawn. At ayun na nga, bumagsak po. Ayun, 2 pawns down at ito po, may panalo na ito. In H5, maganda yung H5 para hindi makalabas agad yung hari na itim. Makasurvive pa kaya ito? 2 pawns down eh. Medyo mahihirapan yan pag ganyan. Ayan, dinatry pa isugswang ni Magnus. Pero napakaganda ng F4. Di na makagalaw. At ayun, F5. Ayan, gumalaw na po yung king ni Hikaru dito. Dinulak po sa C. Ayan, hindi makain yung pawn na yun. Kasi pag kinain niya, gagalaw yung tauris sa C1. Promote to C1 yung isang pawn. Ayan. At ayan na nga. Medyo sumisigsag na yung king. Unti-unti na po nakakatulong. At mukhang tagilid na po. Ayun, pagka king move, wala na. Kasi makakagalaw na po yung tori. At dahil doon, dalawang puntos. Lamang na naman si Hikaru. Hindi nakakuha ng kalamangan si Magnus doon. Muntik na. Akala ko lalamang na siya. Lamang na siya ng konti after the opening eh. Pero magaling si Hikaru din, chess player. Okay, so lamang siya ng 1 puntos. Meron pong 13 minutes na nalalabi sa kanilang bakpakan. Kailangan hindi matalo si Magnus dito. Mahihirapan siya pag tinalo po siya dito ni Hikaru. Naku po, puti pa si Hikaru. Tingnan natin kung ano mangyayari, no? Nag-iisip si Hikaru dito. Ano ang kanyang gagawin? Okay, knight B3. Kinain lang. Sabay knight D4. Pinapalit ang kabayo. May threat pa sa C6 yan. Grabe. Kaling ni Hikaru, no? Nadadala niya si Magnus kahit na mabilisan. Kanina losing pa si Hikaru pero napanalo niya, no? Anyway, may mga ganun ding sitwasyon si Magnus wherein winning si Magnus pero losing si Magnus pero napapanalo pa, no? Anong gagawin after knight D4? Hindi makatira si Magnus. Nag-queen D7 na lang defending the pawn on C6. Nag-bishop E3, develop rook E1. Ayun. Okay. Medyo ipit na ipit po si Magnus dito, no? Pangat ng pawn structure. Ganda ng knight sa D4. Ganda ng knight sa D4. So, tama, depensa lang dyan si Magnus, no? So, sa ngayon, hirap kumilos. Ganda ng F4 with the idea of F5 yan. Inatake yung tori by playing bishop H5. Or bishop H4. Nag-A5 lang, A4 si Hikaru. Bilis ni Hikaru. Lamang po talaga dito. Ito pong si Hikaru sa position, no? Nag-win C3.
Bishop F5. Parang nakakasurvive na si Magnus ta. Kasi may Bishop E4 na eh. May Bishop E4 na siya oh. Yun nga lang, 11 seconds siya dito, kinain-kain. May G4, siguro napaparating dito si Ikaro, kaya nag-H5. Nag-Bishop lang po sa may E5. Rook, papuntang Rook G6 yan. Pero nag-G6! Nag-G6, akala mo mag-Rook G6, Queen E2. Ay, naku po, tagilid! May G4! Makukulong yung reyna! Hindi ba nabensahan? Para saan mag-G5? Para may tatakbuhan yung reyna. Yun nga lang, pagka G3, kulong naman yung Bishop. Matindihins. Kinain lang din. Check po si Magnus. Kaso, hindi pwede kainin yung F4 kasi nakapin din. Ayun na nga, nakadalawa. Si Hikaru Nakamura. 10 minutes may get remaining ang nalalabing laban. 2 points na ang kalamangan. Nako po, mabigat-bigat po ito. Kailangan makadalawang sunod na panalong mabilisan lang, no? Kasi yung 10 minutes, kaya pa makatatlong laro dyan eh. Kaya lang, kailangan puro panalo si Magnus. Ang style na gagawin dito ni Hikaru, tingin ko, papatagalin niya lang yung laban eh. Kasi uubusin niya lang yung 10 minutes na yan para matapos na yung laban. Ganun po ang gagawin niyan, tingin ko eh. Style ni Hikaru yan eh. Ayan o, so pinapalit-palit. Umiikot to. Umiikot pa. Kala ko, papalit-palit lang. O, tamang ikot at knight b6, knight c4. Ay hindi, b5 muna. Okay, b5 muna kasi may knight c4 naman na talon. May knight c4 na talon. Yun nga lang, ang problema po dito ni Hikaru, yung bishop niya po sa b7, medyo bad bishop po eh. Okay, so ayan, ibabateriyan na ni Magnus Carlsen sa may a-file, yung kanya pong tore. Eto naman si Hikaru, naglalaro na lang sa a-file kahit papano. Wala naman siya magawa doon. Rook b8, aba, iniwanan niya yung open file, no? Oops, saan pupunta yan? Iikot yung kabayo? Ba't umatras yun? Ah, depensa sa e3, baka mag-sacrifice. Oo nga, no? Yun pala yun. Anyway, bad bishop po si Hikaru dito. Mukhang lamang po talaga dito si Magnus Carlsen, ha? Lamang si Magnus. Lamang si Magnus dito, no? May threat po sa h3, nag-knight e4. Okay, binibigay yung pyesa. Pon libre yan eh. Kain. Ah, may kain sa c6. So, hindi basta-basta makain yung e5. Ayun. May queen take c6. Less than 10 minutes na lang yung laban. Bumalik lang si Hikaru dumipensa. Okay, knight g4. Ayan lang gusto mangyari dito ni Magnus, mawala yung pressure sa king side, makapag-focus na po siya sa kabilang side ng board. Ayun, pero talagang bumubutas. Ito, bumutas na sa e-file. Ito pong si Hikaru, ganda ng knight b2, intending to go knight lang po sa d3. Pero nag-knight dito, pinapressure po yung bishop. Oh. Inatake lang po yan ni Magnus, gusto niya mapalit yung reyna. Kasi pag napalit yung reyna, kahit pangat yung pawn structure sa may f-file, yung bishop talagang bad eh. Bad na bad po yung bishop sa b2, parang malaking, or b7, parang malaking pawn. Ayan, naku po, nakakaporma na po yung kabayo dito ni Magnus Carlsen. May knight c5 na po ata ang idea, pero hindi niya pa ginawa yun, no? Siya po ay nag-rook move lang. Okay. Ay, nasacrifice sa h3. Pinalit lang. Hindi nakita yun, no? Alright, pinapressure yung c6. Pero okay pa rin si Magnus dito. This is still winnable, no? Kailangan manalo ni Magnus. 7 or 8 minutes na lang ang nalalabi sa oras. So, nag-rook b6. Kinain. Babagsak na po yung mga pawn. Sunod-sunod na. O, bagsak yung c6. Okay. Ayan, unti-unti na pong pinapabagsak. Okay, naubos yung pawn. Nalimas. Galing ni Magnus, oh, dinahandahan, no? Dinahandahan, naubos po yung mga pawn. Lamang po siya bigla ng isang pawn. Clear pass pawn po yung B4. Okay, ayun, bumagsak pa yung isang pawn. Check, inatake yung bishop. Okay, pabalik-balik, nagtatry lang pong makagain ng time. Siguro bishop E2, ayan na nga, para makapag B5, para maalalayan yung tulak ng pawn. Kailangan yung G3 ninyo, okay, may discovery. Alright, naitulak na po yung pawn. Unti-unting mararating. Uy, napakaganda naman ng tira ng Queen E3 para makapagtulak. Ayan na nga po ang ginagawa. Okay. Oh, na-port pero may check. Anong gagawin dito? Queen C7? Tulak ulit? Tulak ulit, no? Ay hindi, iniwas mo na yung bishop. Pwede din. Pwede kasi B7 eh. Ayan, tutulak na po siguro yung pawn. Ay hindi, chinek muna. Chinek muna. Tapos queen lang po sa ipon, hindi ba kaya yung B6 libre, may babagsak po kasi na kabayo. Ganun ang mangyayari. Kaya tinanong muna, ayun, tinulak pa rin.
pinanamote. At eto na nga po, bagsak yung kabayo. So, one piece up plus a pawn. Ito pong si Bangus. Definitely winning, pero papatagalin niya ni Hikaru. Ganyan talaga style dito sa Speed Chess Championship. Kasi lamang siya ng dalawa eh. Pag tumagal kasi yan, hindi na mati agad-agad, aba, edi less than ilang segundo na lang ang malabi, tapos natapos na yung laban, panalo sa laban. Ang gulo ko. Basta ganun yun, pag naubusan ng oras, panalo na. Pero eto na nga, okay, mamamati na, at hindi po titira agad yan. Hindi titira agad yan, papaubos ng oras yan, 10 seconds, ayan o. Tingnan nyo, hindi siya tumitira. 6 minutes na lang po kasi yung nalalabi. Dinedrain niya talaga yung oras para kasi lamang pa po siya ng puntos eh, isang puntos eh. Ibig sabihin, the next game pwede pa itabla ni Hikaru. Pag naitabla niya yung next game, panalo na ata siya kasi less than 6 minutes lang po ang nalalabi sa oras. Mukhang tabla na lang ang kailangan dito ni Hikaru. Lamang po ng isang puntos ha, si Hikaru. Pag naipanalo to ni Hikaru, halos tapos na yung laban doon, no? Si Magnus, mas win pa rin po siya. Mas win pa rin ang kanyang sitwasyon. Okay. B3 lang para mag-bishop B2. Or bishop lang po sa A3. Pwede din. Kaya malamang gumalaw po yung reyna dyan ni Magnus. Nag-queen C7 na nga para walang bishop A3. Bishop C2, napakakunat naman po na pinagagawa dito ni Hikaru. May mga idea siguro later on, queen D3 may threat sa H7. So, tingnan natin kung anong plano dito ni Magnus. Nag-knight C5. Pero covered ng bishop yung mga square ng knight na yan. Tumalon naman, knight D4. Ito pong si Hikaru Nakamura. Pwede siya mag-knight B4. Ina-atake naman ni Magnus ngayon yung H2 by nag-bishop D6 eh. Nag-G3 para depensahan yung H2 na yon. 4 minutes and 35 seconds ang nalalabi sa oras para magbakbakan sila. Naku po, kailangan bilisan ito ni Magnus Carlsen. Kailangan niyang manalo dito. If not, kung makatabla, baka makaisang laro pa, no? Hikaru talagang hindi na kailangan manalo eh. Tabla-tabla lang kasi lamang po siya ng isang puntos. Intense ang laban nila, no? Kung manalo dito si Magnus, ang ganda ng last game. Talagang yun ang magde-decide. Pero tingnan natin, no? So, bishop A3, tamang develop lang. Lamang dito si Hikaru kasi lakas ng mga bishop niya eh. Tapos yung knight sa B5, naka-pressure na A7, hindi makagalaw yung reyna ni Magnus dito. Kinain na lang po yung kabayo. Ayun, nalibre yung A7 kasi pag kinain po yan, may queen takes bishop. Yun laing. Tagilid, nag-bishop G3 na lang. Siyempre, hindi kakainin yan. Merong knight C6 na idea. Ayun ang ginawa. At pagka knight C6, kahit kainin yung H2 king move, mukhang bagsak na po yung tore. Bagsak yung bishop. May passon pa sa A6. Tagilid na po si Magnus Carlsen. At nag-resign na. 3 minutes and 26 seconds ang natitira. 2 puntos ang kalamangan ni Hikaru. Kailangan manalo si Magnus dito within 3 minutes para may isang game pa. Pag hindi niya napanalo to in 3 minutes, nako po, wala na. Talo na sa match. Tingnan natin. So, 3 minutes. Ayan, medyo agresibo dito si Magnus. Kailangan niyang bilisan yung tira. Halos partidahan niya na dito si Hikaru. Yung hindi na siya nag-iisip. Kailangan po kasi matapos ito within 3 minutes. Ayan. Meron na lang kasing 2 minutes and 51. Kailangan tapusin mo na yan ng mas mababa dyan. Pag natapos po itong laban na to, let's say natapos to, tapos may natirang isang segundo, tuloy, may isa pang game. Pero pag na-zero yan, bago matapos yung game na to, tapos na po ang laban. So, yan po ang nangyayari ngayon. Pero lamang dito, si Magnus, no? Maganda po yung D5 pawn. Pass pawn yun. Defended pass pawn. Pero kinain niya, no? Nagulat ako nun sa'yo, defended pass pawn. Kinain, pinalit-palit. Pinalit-palit. Pero teka lang, medyo magiging passive ata ang position. Pasado rook E1, babagsak yung C3, pero may kain sa A5. Ano nangyayari? One pawn up si Magnus. Pero mahirap po ito, no? Mahirap. At ayun na nga po, nagka-check kain. Ay, bagsak yung pawn. So, biglang equal. Naku po, napapailing ng konti si Magnus dito. Kasi pag natabla ito ni Hikaru, wala na. Lalo na, less than 2 minutes, kailangan matapos yung laro. Pag hindi natapos yung laro in less than 2 minutes, tapos na ang laban. Uy, teka lang, one pawn up pa. One pawn up pa. Si Magnus Carlsen dito, baka may panalo pa to. Konting bilis lang, Magnus, less than 2 minutes, kailangan may panalo mo yan.
Binibilisan na nga ni Magnus. King move. Okay, check. Alright, pinapalit yung tore. Angat, ang bilis nakita ni Magnus ng ganong idea, no? Okay, naku po, winning na. Babagsak yung pawn. Babagsak yung pawn. This is a winning endgame. Winning po ito. Magtutupon sa si Magnus. Yun nga lang, kailangan matapos yung laro within less than 1 minute and 18 seconds. Eh, 42 seconds si Hikaru. May increment yan. 1 second per move, eh. Naku po, papatagalin to ni Hikaru. Rook endgame pa naman. Tingnan natin kung aabot si Magnus, ha? Tingnan natin kung aabot si Magnus. Oy! Less than a minute. 46 seconds pa si Hikaru. Naku po, mukhang hindi aabot si Magnus. Ang bilis ni Hikaru, eh. Winning na. Definitely, this is a winning situation, no? Ayan na. Na-promote na po. Winning na to. Kaso, 48 seconds. 48 seconds pa si Hikaru. Wala na. Panalo na si Hikaru kasi nakikita nyo po yung oras ni Hikaru. 41 seconds. Ayan, 38 seconds lang yung nalalabi. So, ibig sabihin, magpapatrap na lang po siya. Of course, panalo si Magnus sa laban na to. Pero dalawang puntos ang kalamangan ni Hikaru, eh. At dahil doon, congratulations to na to kay Hikaru Nakamura. Grabe. Intense ng laban. Grabe yung laban nila. Grabe yung laban nila. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Naubos ang oras at naubos din ang time ni Hikaru. Panalo po si Magnus doon pero final score lamang ng 1 puntos si Hikaru. Grabe, nakahinga siya na maluwag. Oh. Ay, sobrang saya ni Hikaru doon. Congratulations, Grandmaster Hikaru Nakamura for winning 2022 Speed Chess Championship. Ito na po ang panglimang taon niyang champion sa Speed Chess. Tuloy-tuloy. Napakagandang laban noon. Medyo mabilisan lang. Malamang marami na naman na ingayan sa akin. Anyway, marami pong salamat sa inyo pong panonood. Sana po nag-enjoy kayo. Congratulations si Hikaru Nakamura. Muli ito po ang Coach Winemaster Daniel Causo. Abangan nyo po yung mga susunod natin video at live streaming. Hanggang sa muli po natin pagkikita, mga kabiyahe. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye po.